Kayo po ba ay naluklok sa Malacanang? May Amerikano bang papasok din kasama ninyo? Wala po. Ako lang naman ang hinalal eh. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po ba noon ay matatapos na rin na i-renounce ng inyong mister ang kanyang American citizenship? Na-renounce na po. Kailan po siya nag-renounce? Siguro mga isang buwan na nakalilipas. Pero siya ay talagang Pilipino na pinanganak ng mga magulang na Pilipino. Sa mga tuwing, yan po ay para lamang mawala ang duda, pero siya po ay natural para boy. Para linawin lang, sinoli na niya ang kanyang US passport? Opo, kung ano po yung nakalagay sa batas. Opo. Ngayon po ba ay maaaring tumulong na ang mga Amerikano sa pagtugi sa Abu Sayyaf? Kahit sinong mga allies natin dapat tumulong sa atin. Sino po ang magiging defense secretary ninyo? Babanggitin ko na lang po pag binigay sa atin ang tiwala ng ating mga kababayan. Okay. Ano po ang pinakamagandang ugali ng Pilipino or pinakamasamang ugali ng Pilipino na gusto niyang baguhin? Siguro yung kawalan ng masyadong mapatawad. Minsan, hindi rin mabuti yon. Kaya ang susunod na tanaw ay mapapatawad niyo na ba at ipalilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Kung ano man ang opinion ko, ang masasabi ko lang, yung batas ay nagsasabing hindi pwede. RA 10368 na nagsasabi, kilalanin ang managsakripisyo nung panahon niya. Si dating Pangulong Gloria Arroyo po ba ay dapat isailalim na lang sa house arrest? Kung pumayag ang doktor, hindi ko hahadlangan. Ang mga bagong mining contracts po ba ay aaprobahan nyo sa inyong administrasyon? Tignan muna natin, baka sobra-sobra na. Tignan natin kung yung mga mining companies na bukas na ay tumatalima sa batas at kung talagang kailangan ng isang komunidad. Kung may iba namang trabaho doon, bakit pa tayo magbibigay ng permit?